Paano nga ba mag-registered sa SSS account gamit ang ating cellphone? Hi, what's up mga kayunel? Welcome back sa aking channel. Maraming salamat nga po pala sa mga bagong subscribers ko dyan at sa mga solid subscribers ko. Maraming salamat po sa inyo. Today's video mga kayunel is ituturo ko po sa inyo kung paano tayo makapag-register ng SSS account gamit lang po ang ating cellphone. First tip na gagawin natin is pupunta kayo sa Chrome, tapos isi-search nyo lang ang www.sss.government.ph. Tapos pindutin nyo lang tong yes, I'm not a robot. Tapos submit. Tayin lang po natin mga kayunel. So bali po dito tayo magre-registered ng SSS account natin. Pindutin lang natin yung member. Wait lang natin. Dito po tayo mapupunta. So bali po, wala pa tayong mag-registered pa lang tayo ng SSS account. Pindutin lang natin tong sa baba, not yet registered. Tapos dito tayo mapupunta mga kayunel. Okay, so bali po i-zoom lang natin mga kayunel para mas makita nyo po ng maigi. So bali ito, pindutin natin itong pang-apat, employer ID or an employer po. Tapos antayin natin. So bali po, dito tayo mapupunta mga kayunel. Ito po yung fill upan yung form para totally makapag-registered po tayo sa SSS account natin. Okay, so bali po, lahat po ng nakablangko dyan mga kayunel is kailangan natin fill upan yan. CRN, SSS, username, kailangan natin yon, Gmail, birthday, address mo, yun po ang kailangan na fill upan po natin. Ang unang step na po gagawin natin is CRN or SSS. Dapat ilagay natin dyan. Okay? Tapos sa second step naman is email address. Dapat po ang email address natin is updated sa Orion yung ginagamit natin ngayon. Kasi dyan po mag-i-email ang SSS pag mag-a-apply tayo ng mga loan. For example na lang po, katulad ngayon na pwede tayo mag-file ng calamity loan through online, okay? So bali po i-co-confirm, i-email lang po natin siya mga kayunel. Tapos sa susunod, ang susunod naman po is ang username. Bakit nga po natin kailangan ng username? So bali po, kung natatandaan nyo po is may SSS mobile apps na po tayo ngayon. Okay? Yan po yung username na ilalagay natin dun or ilalagay natin dun sa SSS mobile account na yun. Ang tanong nyo, saan ba natin ma-download yung SSS mobile apps na yun? Punta lang kayo sa Play Store natin, tapos search mo lang ang SSS mobile account. Tapos install mo lang po siya. Okay, balik tayo dito sa screen mga kayunel. So bali po, ang susunod na gagawin natin is fill upan lang natin yung last name, middle initial, tapos yung pangalan nyo po. Nga pala mga kayunel, at kung bago nga pala kayo sa aking channel, huwag nyo po sanang kalimutang i-like at i-subscribe ang aking channel. Baka click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video na aking ina-upload. Ang next po na gagawin natin is yung birthday, kung kailan tayo pinanganak, okay? Tapos pindutin mo lang itong nasa gilid niya kung anong year tayo pinanganak. For example, 1985. Click lang po natin siya. Yan, okay na po yan. Kayo na pong bahala kung anong petsa or anong month. Select nyo lang yun doon. Okay? Tapos, ang next na gagawin natin is ilalagay mo lang dito kung anong address ka, unit, or building. Meron din dito kung anong block. For example, block 5, block Latin, ganyan. Tapos, street. Kung anong street, ilalagay nyo rin din po dyan. Sa akin po, ilalagay ko lang dito. For example, block 10, tapos block E10. Okay, example ko lang yan para masundan nyo lang ako mga kayunel. Tapos dito sa baba, tingnan natin, street.
example ko lang din to, Jinsan Street. Okay? Sana nakuha nyo mga kayo nil. Tapos dito naman sa baba is may nakalagay kung anong municipality ka or city. Okay? For example, Caloocan. Tapos dito sa may right side, may nakalagay dito na barangay. Select mo lang dyan kung saang barangay ka. Automatic na po yun, magbibigay sila dito ng postal code. Okay? Tapos dito naman sa badang baba, may nakalagay na employer ID. Kailangan nyo po is alam nyo yung employer ID nyo. At kung hindi nyo pa man alam is pwede nyo namang itanong sa company nyo kung ano ang employer ID mo or sa agency mo. Okay? Tapos dito man sa bandang baba, may nakalagay dito code. Dapat is gayahin mo lang yung kung anong nakalagay dyan na code. Okay? Tapos scroll down natin dyan. May nakalagay dito nga terms of service. I-check mo lang yan pag okay na po siya. Ngayon po is dapat i-double check nyo muna yung na-fill upan nyo para sigurado kayo na tama yung address, email na fill upan nyo sa taas. Okay? Tapos ngayon isasubmit lang natin siya. Antayin lang po natin siya. So bali po, ganyan po yung lalabas. Successful po ang ating FAG fill up ng form para makapag-registered tayo ng SSS account. Back lang natin to, tapos punta tayo sa email natin kasi mag-notify po yon. Okay? Tapos yan po siya. Tapos may click here dito, pindutin mo lang siya. Yan po yung lalabas. Okay? I-zoom natin yan para mas makita nyo po kung anong nakalagay dyan. Okay? Ang nakalagay po rito is last 6 digit of your CRN or SSS number. Yung ilagay nyo dyan para totally na magiging successful ang ating pag-online. Okay? Tapos isasubmit lang natin siya. Tapos dito kayo dadalhin. Gagawa kayo dito ng password ng inyong account. So bali po, di ba kanina may username na tayo. Ang kailangan natin is password na lang. Make sure lang po mga kayo na yung password na ilalagay nyo rito is hindi nyo po makakalimutan. Para makapag-login tayo dun sa SSS mobile account natin. Okay? Tapos i-confirm password lang po natin yan mga kayunel. Kapag okay na po siya is isasubmit lang natin siya. At titingnan natin kung ano ang susunod na gagawin natin. Okay? Ayan na po mga kayunel. Ibig sabihin po niyan is successful po ang ating pag-registered ng SSS account. Okay? Subali po makikita nyo po lahat dyan yung information nyo. Yung contribution mo kung ilang buwan ka na naghuhulog. Hindi mo na kailangan pumunta sa office ng SSS para mag-inquire ka. Okay? Dito is nakikita mo na lahat yung previous loan mo or kung nahuhulugan ba yung SSS mo buwan-buwan, makikita mo rito mga kayo. Ang gagawin po natin ngayon is ilalagot lang natin to para pupunta tayo sa sinasabi kong SSS mobile account, yung application. Kung maglalagin ba tong ginawa natin na SSS account. Okay? Logout lang natin siya. Tapos, home natin. Punta tayo dun sa application na ito po. Yan po yung SSS mobile na sinasabi ko. Na i-install nyo yan sa cellphone nyo po kung may SSS account na kayo. Okay? Subali po yung sinasabi ko kanina na username is ilalagin mo lang dyan. Tapos yung password na ginawa din natin kanina para malagin natin yung account natin rito. Okay? Lalagin lang natin yan mga kayunel para makita nyo kung ano ang laman sa SSS mobile apps na to. Ayan na po siya. Subali po okay na po. Makita mo dyan information, contribution. Okay? Hanggang dito na lang po at kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo pong kalimutang i-like at i-subscribe ng aking channel para updated kayo sa aking video na aking in-upload. Marami pong salamat sa panonood.